now it's time for our health tips, especially for women and women's health with Doc Steph. Magandang umaga mga kasambahay. This is Dr. Steph Supan for another episode of Women's Health. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa candidiasis o yeast infection. Ang mga fungal infection ay hindi lamang nakikita sa mukha o katawan, maaari ding maapektuhan nito ang mga private parts ng isang babae. Ang usual na symptoms o nararamdaman kapag mayroong fungal infection ng isang babae ay itchiness. Ito ang pinaka-common complaint ng mga babaeng nagkaka-fungal infection. Maaari din silang magkaroon ng redness or irritation at soreness. Usually, meron din siyang discharge na puti-puti or grayish na parang cottage cheese. Maaari rin siyang magkaroon ng complaints ng sakit kapag nakikipagtalik o kaya ay masakit ang pag-ihi. Kadalasang walang amoy o smell ang mga nagkakaroon ng candidiasis. Ang candidiasis ay caused by the organism Candida na maaaring makita talaga sa katawan ng isang tao pero in small amounts lamang. Ang Candida ay natural na nakikita sa ating private areas pero kadalasan ito ay kaunti lamang at hindi nagko-cause ng any symptoms. Ang nagbabantay na hindi dumami ang Candida ay ang Lactobacilli or good bacteria. Pag nagkaroon ng imbalance at dumami ang Candida kesa sa Lactobacilli, dito nagkakaroon ng simptomas kagaya nga ng itchiness at discharge. Maraming risk factors para magkaroon ng candidiasis o yeast infection. Ang mga babaeng nag-antibiotic for some other reason kagaya ng UTI or ubo ay maaaring magkaroon ng candidiasis. Kapag uminom ng antibiotic, namamatay ang naturally occurring Lactobacilli sa katawan at maaaring dumami ang Candida infection. Ang mga buntis ay high risk ding magkaroon ng Candida dahil sa kanilang hormonal changes na nag-o-occur kapag sila ay buntis. Ang mga taong may diabetes ay mataas din ang risk for candidiasis. Ito ay dahil mataas ang kanilang blood sugar, tumataas din ang mga sugar sa kanilang mga discharges which makes them prone na dumami ang Candida infection. Ang mga taong in a lot of stress, kulang sa tulog, ay maaaring magkaroon ng mga hormonal changes na maaari ding mag-increase ng risk for candidiasis. Ang mga taong may ibang sakit or immunocompromised o mababa ang resistensya ay isa din sa mga mataas ang risk magkaroon ng yeast infection. Kapag nagsususpetsa ang isang babae na mayroon siyang candidiasis, ang kanyang doktor ay examinin siya for any signs kagaya ng irritation, pamumula at yung discharge na parang puting buo-buo o parang cottage cheese. Maaari din siyang gawa ng gram stain or culture para ma-diagnose ang candidiasis. Madali lang naman i-treat ang candidiasis. Mayroong mga gamot na pwedeng oral at pwede din namang topical or vaginal suppositories. May mga paraan din upang maiwasan ang candidiasis. Dapat iwasan ang pagsuot ng masyadong masikip na mga kasuotan. Ang underwear ay dapat gawa sa natural na material kagaya ng cotton. Hindi din nare-recommenda ang paggamit ng mga panty liner o ang pag-douche o ang paghuhugas hanggang sa loob ng puwerta. Importante din na mayroong well-balanced diet ang isang babae at iwasan ang masyadong matatamis na pagkain. Ayan mga kasambahay, sana ay may natutunan kayo ngayong araw na ito. Hanggang sa susunod na linggo, this is Dr. Steph Supan for Women's Health.